bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing. Hello, wala! We are here once again, friends, ladies and gentlemen. Ngayon po, nandito po tayo para alamin po ang mga damdamin ng mga OFW na nandito sa Saudi Arabia na sila ay magse-celebrate ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa ating mga Pilipino. Ito nga po ang tinatawag nating Pasko. So ito po, halika po, tanungin natin po sila isa-isa. Po tayo ang outgoing president ng Camaraderie at tatanungin po natin siya ng secret question na kanya pong dapat sagutin niya. Press Jojo, tatanong po lang, ano ang pakiramdam mo na nandito ka sa Middle East at paparating na yung celebration ng Pasko? Well, for an OFW, no? Like me, at the moment wala yung wife ko rito, so yung mga bata lang yung kasama ko. So medyo nakakalungkot. Pero bilang Pilipino, alam mo naman tayo, nagagawa natin ang paraan yan. So still find ways, you know, para ma-enjoy natin yung Christmas. Since nandito naman yung mga bata, kaya katulad nito, nandito kami ngayon sa, ano, sa family day ng Camaraderie. I bring with dalawang bata. So kasama namin mag-i-enjoy. No? Tapos, before end of the month, magkakaroon din ng mga family day kasama yung sa church. So yun lang, talagang we find time. Yung time naman ang importante, lalo na sa mga bata, no? We find time for them to enjoy this Christmas. Okay, huling tanong. Ano ang very cliche itong tanong na to? Ano ang Christmas wish mo? Well, ang Christmas wish ko lang is siyempre para sa lahat. Hindi lang sa akin. No? So, yung stability ng trabaho ng mga kasama natin dito sa Middle East, no? Sana lahat ng mga kapatid natin is magpatuloy pa rin yung mga kanilang trabaho. At kung ano man yung mga plano nila sa buhay, God will guide them. Right. Thank you very much po. Maligayang Pasko. Merry Christmas. Medyo malungkot dahil malayo sa mga relatives natin sa Pilipinas. Pero as usual, the spirit must live on. Eh, hindi lang sa Pilipinas maranasan natin yung Christmas or Pasko, kundi dito rin sa Middle East. Dito sa Middle East, nagkakasaya tayo, nagtipon-tipon just to celebrate the season. At the same time, para magkaroon tayo ng pagkakataon mag-bonding at mag-share ng love to each other. Okay, last na question. Hindi pala question, so kung meron kang isang personal Christmas wish, ano yon? Sana mas lalo pa akong pumayat. Yun, parang yung malungkot dahil may iwanan ko mga club members ng photography. Pero masaya na rin kasi uuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon. So, naranasan mo na bang magbakasyon sa Middle East? Maraming beses na. Pero ano, paano makukumpara yung Christmas ngayon? Dito, mag-celebrate mo dito sa Pasko. Mas malaking diferensya, pero sa Middle East kasi, sa Saudi Arabia, medyo mahigpit, pero nagagawa ng paraan, lalo mga Pilipino. Pero sa Pilipinas, siyempre, mas doon open, nakita mo ang pamilya mo, mga friends mo, mga relatives mo. Isang tanong na lang, ano ang personal Christmas wish mo? Personal wish? Para sa'yo. Good health? OFW Christmas, masaya na masaya, pinipilit na sumaya ha kahit na mag-isa lang kasama, malayo sa pamilya. Yung mga mahal sa buhay, yun, kami dalawang mag-asawa, pinipilit na maging happy kahit malayo sa pamilya. Ngayon, Pasko. Okay. Isang tanong na lang po, ano ang meron isang personal wish kayo ngayong Christmas? Ano po yun? Personal wish. Maging para sa akin personal, maging stable na yung ano na yung ano na yung company ng wife ko, yun, maging stable para maging stable na rin kami. Thank you very much po. Merry Christmas. Masaya at malungkot po kasi masaya kasi kasama ko yung family ko, mga anak ko. Pero malungkot kasi yung mga nakasanayan natin na celebration sa Pilipinas, yung kasama mo yung magulang mo. Parang nakakamiss din po na magpasko sa atin kasi iba pa rin yung nasa sariling bayan.
Last question po. Kung meron kang personal Christmas wish para sa'yo, sa sarili mo, ano yun? Sana tumangkad pa ako. Alright, yun po, narinig. Medyo malungkot kasi lalo mag-isa na lang ako ngayon, wala na yung family ko, pero ganun talaga kasi OFW, nagsasacrifice tayo ng ano eh, yung para sa family natin, so kahit na mas masaya sa Pinas. Mixed feelings po. Last question ko lang. Ang huling tanong ko, personal, para sa personal wish mo, para sa'yo, ano ang Christmas wish mo? Christmas wish ko, parang hindi siya personal kasi sana matanggap na yung asawa ko mabalik dito. Okay. Sa Pilipinas. Alright, thank you very much, Christian. Thank you. Thank you. Malungkot kasi hindi ko na naman makakasama ang pamilya ko kasi mahirap ang Christmas dito kasi unang-una, yung moment na makasama mo yung pamilya mo sa Pilipinas, yung masaya sila pero ikaw alone dito. Nakakalungkot nga. Ano. Anyway, ang huling tanong ko lang, kung meron kang personal wish, Christmas wish, para sa sarili mo, ano yon? Siguro, yung makauwi this month sa Pilipinas. Ayun. Thank you very much. Maraming salamat po. Pakiramdam ko malungkot, syempre. Syempre, mamimiss ko yung mga pamilya ko. Ngayong araw na to, 12 years na ako dito sa, kundi ko sa Saudi Arabia. So, ayun, mamimiss ko lang sila. Kaya gusto ko magpasko ngayon sa Pinas, pero hindi ko magawa. Kasi hindi ako pinapayagan ng amo ko. Okay, thank you. So, isang tanong na lang. Kung meron kang Christmas wish para sa sarili mo, ano yun? Good health lang palagi. Narinig po natin. Good health din po ang sagot ni Jay. Thank you very much, Jay. Thank you. Malungkot po kasi hindi kasama yung family. Mas masaya siguro kung kasama yung pamilya. Pero masaya na rin po kasi nandito naman yung mga friends at na pamilya ng camaraderie. Ngayon, isang tanong na lang, kung meron ka Christmas wish para sa sarili mo, ano yon? Pumayat. Ayun, pareho kami ng wish. Ay, masaya. Dahil kasama ko, nagtitipon-tipon tayo ngayon dito, kasama ko pa rin kayo ang camaraderie. Sa pantanong, kung meron kang personal wish para sa sarili mo, ano? Ako, ang personal wish ko, lagi lang masaya. At sana'y may habang buhay at lakas. Good health. Yeah. Thank you very much po, Yolance. Thank you. Malungkot dahil, bayan naiyak ako. Dahil hindi ko kasama yung pamilya ko. Pero syempre, masaya din kasi nabibigay ko yung mga gusto nila. Sacrifice talaga. Last na question lang. Ang iyong personal Christmas wish para sa sarili mo po. Sana mas lalong maging healthy para may lakas sa trabaho lalo. Yun, maraming salamat. Thank you very much, Joy. Thank you. Basically, it's my first time from long time na magpapasko dito sa Saudi kasi hindi magkakaroon ng, meron kaming internal inventory. Work-wise, hindi ako makakauwi. So, but I'm happy enough that meron akong batch 26 family sa camaraderie that I can spend my Christmas with. Sila po yung pangalawang pamilya ko rito sa Saudi. Alright, huling tanong lang, kung meron kang personal wish para sa sarili mo, ano po yun? Siguro, stability when it comes to job. Kasi alam naman natin ngayon na due to Saudi situation, lahat threatened yung trabaho sa within kingdom-wide. So yun lang sana. Sana mas marami pang Pinoy ang maging stable sa mga trabaho nila. Alright, thank you very much po. Thank you. Lungkot, pero at the same time, siguro sa katagalan, nasasanay na rin tayo pa konti-konti. But still, andun pa rin yung puso natin palagi. Pag alam naman ng Pilipino, napakahaba ng selebrasyon natin ng Christmas. So, tsaka yung ating pagiging Pilipino, lumalabas lagi talaga pag Christmas. Yung family natin ang nasa puso natin. Last na question ko lang. Kung meron kang personal wish, ano yun? Personal wish siguro sa nangyari sa akin for this year, good health lang talaga para sa family ko. Yun yung unang-una sa lahat. So anything less than that, talagang yun lang. So anyway, Merry Christmas, camaraderie, sa'yo, sir. Okay, there you go, mga kababayan.
Marinig po natin ang mga damdamin ng ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia. Iisa lang po ang gusto nila, ano? Ang kasabihan po na health is wealth. Halos lahat po ay yun ang gusto nila. Siyempre, hindi po natin maalis sa kanila na malungkot dahil po hindi talaga magiging kompletong Pasko kung wala ka sa Pilipinas. Anyway, maligayang Pasko po sa inyo lahat. Merry Christmas. Kami po ay kumabati sa G-Vlog, sa Econ Production. Maraming salamat po. And don't remember, do not lose the passion. Dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away.